Magandang araw sa inyo mga kasisi ko. Pupunta ngayon tayo sa LTO PASIG para kumuha na at magparehistro na aking motor. Aming ginagamit sa aming kada travel kung pupuntahan kami. Pero bago ko magawa yun, kailangan ko ng isa pang camera para may record o may film ko yung daan papunta doon. Okay. Wait lang. Kirate ng magaling mahiwagang kamay. Ito na lang ang gagamitin ko. Kakapanggawa ko lang siya lang ito sa mga computer ko para makita niyo yung daan. Okay? Simahan niyo. Okay. Magandang umaga mga kasisi ko. Andito ngayon tayo sa aking motorbike. Pumunta ngayon tayo sa ating paboritong lugar. Actually hindi, first time kong pumunta dito eh. Magpaparehistro tayo, so sasamahan nyo ako. Okay. Talagang traffic today. Kung mapapansin nyo, napakaraming sasakyan. Nandito pa lang ako ngayon sa Kainta. So medyo malayo pa tayo. Pumunta ngayon tayo ng LTO PASIG. Matatagpuan nyo siya sa tabi ng mismong Capitol Commons. Kung alam nyo yung mall na katabi ng yung mismong istansya, katabi lang siya nun. So, hindi siya ganun kahirap hanapin. Eto, yung mga oras na to, medyo lumuwag yung trapiko natin, mga kapatid. Kakaliwa lang tayo dyan sa Legazpi Bridge. Pasig na tayo ah. After kasi ng Kainta, Pasig na. So, dire-diretso lang tayo dyan. Sa tulay na yan hanggang makarating tayo sa Sirimundo pure gold. Oh, anong ginagawa mo kuya? Ang lungkod po ah. Eto, naka-helmet si ate. So dito ngayon tayo sa tapat na rainforest. Ito yung rainforest park kung makikita tayo sa kaliwa, pero hindi ko tinapatan ng camera. Ang ginagamit natin camera is yung cellphone ko na naka-mount lang sa motor, so medyo maalog siya. Expect nyo nang sumasabay siya sa vibration ng motor at saka sa lubak ng daan. Tumrapik ulit sa bandang gawi dito. Hindi ko sure kung anong parte ng lugar ito. Pero after ng rainforest, ito yung lugar. So, shoutout nga pala sa mga nagpapa-shoutout. Oh, kung mapapansin nyo yung mga sasakyan, medyo mabagal yung takbo nila. Ito, medyo lumuwag na ulit. Nandito na tayo sa may palapit na sa Pure Gold Sirimundo. So, pagdating doon, dire-diretso na eh. Tsaka, medyo maluwag na doon kasi hindi siya masyadong imbakan ng mga sasakyan. Sorry nga pala kung medyo maano yung boses ko ngayon kasi alam nyo na may sakit tayo, nakaraan lang, absent nga ako. So, pinilit ko lang pumunta dito para mapay-registro yung motor kasi baka mahuli tayo pag may checkpoint. Actually ngayon, paso na yung registro ko ng mga oras na to kasi baka January 4, pero ngayon January 8 na pumunta ako dan. Delikado tayo pag may checkpoint, pero tingin ko wala naman checkpoint today, so ligtas pa rin. Eto, nagbuhol-buhol yung traffic dito kasi stoplight to guys eh. Pasaway din kasi yung mga nakamotor. Ayan. Dire-diretso na lang daan na to hanggang makarating ka sa may. Mapapansin mo yung malaking sulat na Garmer. Kakaanan ka lang doon. Wala ka naman na ibang dadaanan kasi one way na yung kabilang side. So, hindi ka na maliligaw. Traffic ulit dito. Mapapansin nyo, ayan, nasa gilid na ako kasi... Kung mapansin mo si kuya, kamukha siya ni Kenneth. Pareha sila ng jacket. Shoutout nga pala kay Kenneth. Subscribe niya siya sa KTV channel. Ayan. Ano Kenneth? Kaya pa? Hindi si Kenneth yan. So eto, dire-diretso lang tayo. Dito ngayon tayo sa tulay ng... Hindi ko lang kung anong tulay ito. Pero ito na yung papunta ng Mandaluyong banda. Bagong Ilog, Pasig City.
base sa ating research. Hindi ko kasi masyado kabisado yung lugar eh. Pero, basta kung galing ka ng Kainta, Google mo nyo na lang? Kung magpaparehistro, paparehistro kayo ng motor, dadalhin nyo lang, iserox ng ORCR nyo, then, pera. Yung pinakamahalaga. Wala nang masahalaga pa doon. Kailangan nyo ng maganda ng 2,000 para sa sure na registro. Tsaka dalhin nyo mismo yung sasakyan nyo kasi hindi kayo pwedeng magbayad lang doon. I-check nila yung sasakyan nyo habang nagpaparehistro. So, kung nagawa nyo yun nung walang sasakyan, baka nag hashtag F fixer kayo. Joke! Ayan. Uy, kuya, oops. Munti ko na masagasaan si kuya kasi tawid ng tawid. Tumitingin sa kaliwat kaya. Ito na yung mismong LTO. Kakana na tayo dyan. So, pag dumiretso ko ng konti, yun na yung Estancia Mall. Yun yung medyo familiar. Tapos, Capitol, then Shaw. Ayan, kakana tayo dyan. Meron silang, parking fee na 30 pesos. So, dapat nga kung paparehistro ka, libre. Oops, LTO. Alam nyo na. Joke. Magbayad lang kayo ng 30 dyan. Ito, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng loob. Ito. Dito kayo pwede magpark. Ayan. Ito yung mismong office kung saan kayo magbabayad sa loob niyan. At dito kayo unang lalapit. Diyan. Para gagayad kayo niya. Nakakulay green na yan. Para. Ito gagawin niya is kukunan niya ng stencil yung engine number ng motor ko. Kukunin niya para mailagay dun sa papeles na ipapasa ko sa document. Ayan. Then, diretso kayo dito para kumuha ng insurance. 560. Yun yung unang-una nyo babayaran. 560. Ay! 630 ata ang i-post ko na lang. Pero alam ko, nasa 6. Ito yung engine emission test. 500 peso siya pag motorcycle. Mahal lang pag truck. Nasa 600. Ayan, ganyan yung gagawin nila. Tetest nila yung usok ng motor mo. Then, after nyan, ibibigay nila sa'yo to. Ibibigay nila sa'yo yung document na to. Ayan. Ibig sabihin, pasado ka pag binigay nila sa'yo yan. Tapos, isasubmit mo yan sa window 9. Then, maghahantay ka dito. Tan, 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 tan. Maghahantay ka dyan. Tatawagin nila yung pangalan mo para ibalik yung papel mo. Dito mo ikukunin dyan sa window na yan. Then, magbabayad ka dito. Ayan. After mo magbayad dyan, tatawagin ka ulit para makuha mo na. Then yun, boom, registrado ka na. Saya, diba? So, yun na. Pagkatapos mo doon sa mga process na yun, kunin mo yung resibo na yun, then yun ay ipapakita mo pang may checkpoint at updated na yung motor mo at nakapangalan na sa'yo yun. So, ganun lang kadali. At kung tip lang pala, pumunta kayo ng maaga. Sobrang aga ka. Kasi matagal sa emission test. So, kung habang kumukuha kayo ng insurance, naghihintay kayo doon, magpa-emission na kayo, magbayad na kayo sa emission. Kasi matagal talaga emission, kasi maraming nakapilang sasakyan. Yun yung nagpapatagal. Then, after nun, pwede ka nang umuwi. At sa mga nagtatanong pala kung OR lang yung ibibigay, OR lang. Yung CRD na kailangan maging updated kung wala namang binago sa motor mo. Yun yung alam ko sa ngayon. So, correct me if I'm wrong na lang. So, sana natulungan ko kayo sa aking oops, sorry sa interruption. May bumili kasi, may tindahan kami. Kung natulungan ko kayo na magparehistro at nakatulong sa inyo tong video, okay lang mag-like din, comment din, subscribe na rin para na rin. Kasi para makatulong na rin sa channel namin na lumago. Ayan. So, thank you sa pagpanood. Napakadali lang magparehistro actually. Kala ko din nung una mahirap. Normal lang kabahan, normal lang yan. Kung kinakabahan ka, kaya ka napunta dito kasi gusto mo manood kung paano magrehistro. Madali lang. Ako rin ganyan. Nung kahapon, ganyan din ako habang papunta. So, napakadali lang. Huwag kayong kabahan masyado. Then, enjoy lang habang nandun kayo dun sa... Magtanong. Talagang makatulong yun. Basta pumunta lang kayo dun sa tent. Kung sa may... Sa ibang LTO kasi ang alam ko, wala silang emission, wala silang insurance. So, pwede nyong kunin yun sa labas. Yung emission is
valid siya ng 3 months, I think. 3 months, pwede mo siyang, kung nagpa-emission ka ngayon, after 3 months, pwede mo siya, pwedeng magamit mo siya doon sa during 3 months na yun, magpa-rehistro ka, excuse me. At, yung insurance, di ko sure, pero pwede ka atang kumuha sa mga nasa labas. Search ka na lang kung paano. Pero, advisable sa Pasig sa tabi ng Capitol, doon kasi kompleto na, nandun na insurance, emission, then, yung mga LTO personnel, mababait sila. Pag nilabita mo sila, sila na magpe-fill up ng form mo, bibigay mo na lang yung RCR mo. So, ang matagal lang is yung emission test, so, advisable na maaga kayong pumunta, approximately 6 a.m, nandun na dapat kayo. Thank you sa pagbisita sa channel ko, subscribe, at kung may iba pa kayong request at tanong na pwede nating matalakay, comment nyo lang sa baba, then leave a like, okay? Click nyo lang yung subscribe, yun yung mahalaga na yun sa akin, okay na yan. Thank you, sa susunod, kita-kita ulit tayo, bye-bye!